Alright, eto malala. Ganda ng story nito. Galing ng Oriental Mindoro pa. Alright? Barangay Kagawad. Barangay Kagawad. Tapos ang sakit, thyroid carcinoma. Pagka sinabing carcinoma, ano ibig sabihin? Cancer. Thyroid. Malala rin. Mahirap gamutin. Ladies and gentlemen, let's hear her story, Maria Ella Villas! Magandang hapon po sa inyo lahat. Hindi ko po akalain na makarating ako sa ganito. Kasi hindi po ako naniniwala sa herbal talaga. Dahil po meron po akong naging experience noon na magamit yung ng herbal, lalo siyang lumala. Kaya hindi po ako niniwala mula nung ako'y napaano dito. Ngayon po nung pong nag-umpisa po itong aking sakit ay sa noong 2005, napansin ko po pag ako'y nananalamin, nakikita ko po yung aking left thyroid, meron pong bukol. Sabi ko, ano kaya ako ito? Sabi ko ganyan. Di pumunta po ako sa center, health center sa amin. Pinatingnan ko po sa doktor. Sabi po ng doktor, sige, magpatingin kayo ka ng T3, T4, THS. Di sa madalit sabi pa, nagpa-laboratory ako. Ay, ang lumabas po ay normal. Ang sabi ng doktor sa akin, sige, tago mo na lang, okay ka pala. Ganun lang pagkasabi. Sa madalit sabi po, pinabayaan ko yon. Pagdating po ng 2010, ako po ay laging may ubo. Masakit po lagi ang lalaugan, masakit. Tsaka lagi po akong masakit ang dibdib, nanghihina. Ngayon po nagpa-check up po ako sa Calapan sa amin, sa city. Nung dumating po ako doon, pinatingnan ko po baga ko, bakit ako laging inuubo. Sabi ko, Dok, magpapatingin po ako sa inyo gawa ng lagi akong inuubo, masakit po itong aking thyroid. Di, tinignan po niya ako. Sabi niya sa akin, wala naman diferensya baga mo eh. Wala ka naman problema sa baga. Ang sa tingin ko mula dito hanggang pataas, ayun pong pinatingnan ko pang baga lang, especially siya sa baga. Dahil hindi ko po akalain na yung aking palang thyroid. Sabi ko, Dok, hindi po kaya sa thyroid ko, ito pong bukol ko. Sabi ng doktor eh, baka nga sige. Ang asawa ko ay specialist dyan. Sige, magpa-check up ka, Ika. Sabi niya, ikaw tutusukin dito. Sabi mo, naku, hindi na ako. Sabi ko, takot ako. Sabi ko, pati maka ako tutusukin. Lumuwas po kami dahil sa madalit sabi, sa probinsya po, mahina talaga yung ating mga labo. Yung kumbaga hindi kompleto. Kaya po lumuwas po ako ng Maynila, nagpunta po ako ng PGH. Ngayon, tinignan na po ni laboratory na ng doktor, tapos tinusok po ito, lumabas po ay ang una po nilang tingin ay thyroid tumor. Tumor daw ito, sabing ganun. Hindi ngayon inano po ako ng opera, kailangan daw tanggalin ngayon. Adi, nagpatanggal po ako doon sa madalit sabi sa payward din po ako. Di kami ay laki din ng gastos noon. Adi, yung pong tinanggal sa akin, kanila pong tiningnan. Tiningnan po ni binayopsi. Ang nakita po nila ay thyroid papillary carcinoma, cancer na daw po ito. Di ngayon, ito lang pong kaliwa ang tinanggal, yung pong Di ngayon, yung pong tinanggal po uli ay yung tinanggal dito, binayopsi po ulit, ayun na nga po, kailangan daw, operahin na rin yung nandito. Di, madalit sabi, napabayaan ko rin po at wala pang pera dahil kami po ay hirap din sa pera, ganun. At di ngayon, nakabalik po ako, 2010, bumalik na po kami ng Manila Doctors dahil meron akong nakakilala dong cancer specialist. Di, tiningnan po yung lahat ng laboratories, tiningnan na rin po. Lahat ng laboratories ay inano na rin po nila na talagang cancer daw po. At saka sabi niya, kailangan tanggalin yung right lobe dahil po ay ito'y cancer na. Kumakalat na daw po. Ito po daw ay malignant na, sabi sa akin. Hindi ako po ay, sabi ng doktor, sabi niya, kailangan ngayon din. Ito pong 2011. Anong December 2010? Sabi niya, kailangan ngayon din. Dok, wala pa po kami pera. Sige, bumalik kayo ka kung may pera ka na. Sabi nga nun sa akin. At ngayon, nakabalik po kami ay February ng 2011. At nagdala na po kami, naghanap na kami, benta dito, benta doon, para lang po makaipon ako ng para doon sa aking operation. Ngayon,
Di nung February, anong bago po ako operahan, dumating po itong aming kamag-anak, si Darwin Maravilla. Pumunta po sa amin, nasa Bulacan po ako nakatigil, siya po ay dito sa Maynila. Tumawag siya sa akin, nasaan kayo? Sabi niya, nabalitaan niyang ako'y may cancer. Sabi ko, nandito sa Bulacan. Pumunta po siya, gabing-gabi, mga 8 o'clock ng gabi. Tapos sabi niya, ate, meron ka palang, meron kang sakit, sabi niya gano'n. Sabi, oo nga eh, sabi niya, subukan mo to, sabi ko. Sa lublog ko eh, wala naman akong pera para diyan. Dahil ang pera ko para talaga sa operation, sabi niya. Ako, wala naman akong pera, sabi niya. Sige, iwanan ko, sabi niya sa akin. Iwanan ko, tatlo. Saka mo nabayaran. Hindi ko ngayon ako makatanggi. Aba, eh, saka na daw bayaran. Hindi, sa lublog ko eh, sige, subukan ko nga. Pero yun po ay hindi, wala akong paniwala doon na ako'y gagaling. Sa tingin ko eh, wala na akong, ganun lang siguro yung... Pag sinabing cancer, akala namin, wala na talaga. Di ngayon, iniwan niya sa akin. Ininom ko yun. Pagka ano, ininom ko yung isang bote agad. Tapos kinabukasan, kalahati. Yung tatlo ay inano ko. Kalahati na lang dahil sabi ko, mababawasan na naman yung ano ko. Ay di ngayon, pag bumalik na naman, paka tatlong araw, bumalik na naman. May dala na naman tatlo. Sabi ko, makakautang na naman ako nito. Ay naku, mababawasan na naman ang opera ko. Sabi ko, sige, saka mo nang bayaran. Diniwan na naman. Sabi ko, naku, batang ito, bakit kakako ito? Ay, kitang bahagya na namin na diskarte itong perang para pang ano. Pero sa, nung pagdala niya sa akin ng tatlo, mga bot, ng green barley, naka-schedule na ako for operation. Mga bali, bago ako pirahan, naka-8 bote ako. 8 boteng green barley. Ngayon, sabi niya, ate, huwag ka naman pa-opera, magaling ka na. Kasi, sabi niya, anong nararamdaman mo? Sabi ko, wala. Sabi ko, wala. Hindi ko inintindi kung anong naramdaman ko yung pag-inom ko ng green barley. Sabi ng asawa ko, hindi ako maniniwalang wala kang naramdaman sa pag-inom mo. Bakit naman kako? Ba't hindi na sumasakit ang likod mo? Ay, oo nga pala kako. Ano? Dahil noong pong panahon ng yun, ako po'y mahina lumakad. Basta't lahat mahina ang aking kilos. At saka madali po ako huminga. Lakad lang ng kaunti, humihingal ako. Tapos masakit ang likod ko. Para pong merong dumadagan sa likod ko. Ngayon, pagkatutulog na ako, pwede bang paganyan? Pahilot-hilot, sabi ko nga, hindi ako makatulog. Ngayon, napansin niya, hindi na ako nagpapahilot. Kaya sabi niya, hindi ako naniwalang wala kang naramdaman sa pag-inom mo. Dahil hindi ka na nagpapahilot. Sabi ko, oo nga pala, sabi ko ganyan. Meron din yata ako, sabi kong ganyan. Meron din yata akong napansin, na ano, may napala rin yata ako. Kaya mahal na mahal na makako niyan. Sabi kong ganyan. Hindi ako, sayang lang ako ang kwarta dyan. Pero sa totoo lang, hindi pala totoo yung maniniwala kasi sa produkto, ikaw ay gagaling. Hindi ako naniniwala, pero ayun, ganun ako. Gumaling ako. Ay di ngayon, di, huwag ka na ate magpa-opera, magaling ka na, sabi nga. Hindi ngayon po, bahagya na namin na ano, dahil ang aming doktor, nagkaroon kami ng doktor na kaibigan. Ano ng Panginoon sa amin na parang hulog ng Panginoon, kaya malakas ang loob ko dahil hindi siya nagpabayad ng aking operasyon. Pero yung sa ano lang, sa ospital, yun ang inano niya. Hindi ngayon, natuloy pa rin po yung aking operasyon. Inano pa rin namin dahil nahiya kami doon sa doktor na aming kinukompromiso. Ay di, natuloy pa rin po. Sa madalit sabi, 8 bote ang nainom ko. Nung tinanggal po, yung pagkatanggal po ng aking itong right lobe, yung po ay binayopsi. Sabi, di binayopsi. Lumabas sa biopsy na negative for malignancy. Nakalagay doon. Di ngayon po, praise the Lord po. Ngayon po, dinala po ko po sa doktor kong cancer specialist. Yung result. Sabi, Doc, ito na po ako yung result ng aking biopsy. Sabi niya, napatitig siya sa akin. Imposible! Anong dasal ang ginawa mo? Anong ininom mo? Bakit ka gumaling? Sabi niya ganun. Ang galing mo naman magdasal. Napakalapit mo naman kay Lord. Sabi niya ganun. Imposible talaga. Anong ininom mo? Hindi na po ako nakasagot noon. Umiyak na po ako ng umiyak at nagpasalamat sa Panginoon. At ako'y, sabi ko, Panginoon, salamat po. Hindi ko nasagot na barley ang ininom ko. Umiyak na ako ng umiyak at saka sabi niya, bakit ka, bakit, Mrs. ano bang, basta't siya salita ng salita, wala ako narinig. Basta't, ang aking pong pasalamat ay sa Panginoon. Bakit niya ako, yung pagdulong niya sa akin, bakit
naging negative, galing sa malignant, naging negative for 8 battles. Yung po ay February 25, 2011, tapos ininom ko po yun, ay hanggang inopinahan po ako ay March 8. Gano'n po kabilis? Gano'n kabilis? Napaka ano naman, napakabilis. Kaya hindi siguro makapaniwala na malignant ako, biglang nag-negative. Tapos sabi po ng doktor, sabi niya, Dok, ano pong iinumin ko? Wala kang iinumin. Sadya namang wala naman talaga ako po. Mula po nung ako'y nagkasakit, wala pong binigay ang doktor sa akin na kahit kurtal. Dahil sabi niya sa akin, wala kang iinumin, kundi eh, pagkatapos ng iyong operation, ikaw ay irradiation, wala kang iinumin kahit na ano, sabi niya sa akin. Di, pagkatapos ikaw ng operation na yan, ikaw ay ikemo. Ngayon, sabi ko, Dok, ikemo niyo pa ako. Hindi na. Magaling ka na. Hindi ka na, wala ka nang aanuhin. Sabi niya, wala ka nang ano. Bumalik po kay doktor, daladala ko po. Nung kailang araw, bumalik po ulit ako. Padalong araw. Dok, daladala ko ang green barley. Dok, ito po ang ininom ko. Kaya po ako gumaling. Sabi niya, patingin. Binasa niya. Sige, ipagpatuloy mo. Sabi niya sa akin. Salamat po sa green barley at lalo na po sa Panginoon. Siya po ang nagbigay ng lakas at nagbigay ng karunungan sa naggumawa niyan para lang po tayo gumaling lahat. Sana po, lahat po tayo, lahat pong may sakit na katulad namin, ay inyo pong ibigay, inyo pong ipaikalat para po sila ay gumaling. Maraming salamat po. Salamat, Ate Ella. Okay, for